eto muna, may tanong lang ako. Mula sa mga yan, modeling, mga auditions, supporting roles, syempre kailangan nag-uumpisa tayo dyan. Heto na, finally, ikaw na ang napiling Darna. Syempre, sobrang exciting yun, di ba? Pero at the same time, meron ding mga, alam mo na, may mga, bakit yan? Bakit yan? Bakit siya yung napili? Pwede namang si ganito. Mm. Eh di ba, ang mga fans meron silang dapat si ganito, dapat si ganyan. Di ba? Laging may ganun. Paano mo hinahandle yung, tawagin na lang natin sila sa pangalang bashers? Ay, hindi mahuhulaan yun. Hindi. Hindi nila malalaman na sila yun. Hindi nila mahulaan. Paano mo nahandle yun na maraming mga chumichismis na ganun? Na, bakit yan? Ganun. Una po talaga, alam ni Mami yan na naapektuhan po ako. Pati po, nung una kasi, biglang Darna. From Halik, from bago kang artista po, hindi ko pa po alam kung paano ko po ihahandle eh. And syempre naapektuhan nga po ako, ganyan. Kasi ko bakit nila sinasabi to. Pero after ilang years and months, na-realize ko rin po na may point naman din po sila. Bakit nga po ba ako po yung napili? Sa totoo lang, hindi ko rin po alam kung bakit ako po yung napili. Duh. Ako alam ko. Alam ko! Si Ma'am Sherridge ang nakakaalam mo. Tandaan nyo, nag-Darna din ako. Ay! Uy, tama pala! Kaya naramdaman. Kaya alam. Oh, alam na alam. Hindi mo naramdaman sa aming dalawa yun, Ma'am Sherridge. Ako, minus mo na ako dyan. Hindi yata makakalipad. Pero talagang naramdaman mo, Ma'am Sherridge, KJ. Hindi, alam mo, naiintindihan ko kung bakit pinili ng ABS yung someone who's new and fresh. Kasi syempre gusto natin yung Darna natin, bagong mukha. Ay! Diba? I remember when it was Angel. Diba? Parang bagong, si Angel? Oh, ganun. Diba? Si Vilma Santos, she was so young when she did Darna. Parang kilala natin siya, pero baguhan pa lang din siya. Even Lorna Tolentino. So, tamang-tama lang na bagong mukha din yung magiging Darna ngayon. Kasi malaking role ang Darna. Malaking sampal yun sa mga basher ni Jenna. Sinagot niya ngayon na, sinampal. Tama nga pala yun. Bakit nga ako? O diba? Oo nga. Hindi ko po talaga rin alam. Huwag tayong magpunan to. Kasi napaka mapagkumbaba ni Jane. Yes. As a very humble girl. Yes. Ma'am, she, paano mo natutulungan si Jane? Para mapanatag naman yung loob niya na okay lang dun sa mga bashers niya. Actually, mahirap talaga sa una kasi syempre hindi talaga siya sanay na sa show business. Parang kasi nga ako lang yung nag-push, but of course, pasalamat ako sa kanya kasi she's willing din. Medyo hirap talaga siya. She's very, very affected. So ang lagi ko nalang sinasabi sa kanya na nandito naman kami, nandito si Lord, malakas naman yung faith niya kasi. So, umiiyak siya sometimes, lagi niya sinasabi, bakit ganun mama, bakit ganito mama, ano bang ginagawa ko, ano bang nagawa ko, parang ganun. So, parang ang hirap din on our part kasi like ako, nakikita ko siya minsan umiiyak, pero strong naman si Jane, strong naman. So, over the years, natutunan din niya na mag-adjust sa mundo ng show business. So, ayun, nagpapatibay din naman sa kanya. So, sometimes, iniintindi niya na lang. Iniintindi, mm-hmm. Lalo na ngayon, mm-hmm. na ito nga, na hindi ko naman sila masisisi mama kasi saan nga naman ako nanggaling? Aww. Halik lang naman ako nanggaling. Parang alam mo yung ganun. May point naman yung mga bashers. So yun na lang. Hindi, wala silang point. Talaga. They are unpointed! Pointless pala. Ako walang point. Yes po, Ma'am Shin. Yeah, kaya sabi ko, see, I think, baby, you just, kasi hindi ka nila kilala. So siguro, kaya nila nasabi yung mga ganon kasi wala silang nakikita sa'yo, puro social media lang. So we kept on telling her na siguro baby mag-ano ka ng ibang platforms. That's why nag-start siyang mag-vlog. Para may outlet. Mas makilala siya.